Nung araw na yon, na hindi po bumababa ang BP niya, tapos halos hindi siya makahinga, naka-high na po ang aircon, ang feeling niya napakainit. May tumawag na kaibigan ko, sabi niya, pumunta ka rito sa ALDP kasi nagpaluto ako ng pansit, kakain tayo. Sabi ko, ano kaya kailangan nito? Pagdating ko po doon, nandun si Sir Jojo. First time ko po siyang nakita, hindi ko alam na nagmi-meeting pala sila. Pagdating ko po, may babae nagte-testify na yung kasawa niya raw, 10 years na bedridden, 1 month kung uminom ng Jogo, nakalakad. Alas 12 raw ng ating gabi, akala nila may multong naglalakad doon kasi bedridden ba, asawa niya eh. Pagising nila, parang lasing daw na, naglalakad dun sa bahay nila. So sabi ko, nung marinig ko po yun, sabi ko yung nanay ko, 13 days pa lang na hindi makalakad kasi nga po na-stroke. So sabi ko, susubukan ko to. Pagdating ko po nung gabi, ang sama pa rin po ng pakiramdam niya, tsaka pulang-pula na po ang mukha niya. So, hindi ko na po alam kung anong nangyayari talaga sa kanya, pinagdarasal na lang namin siya dahil wala na nga kami magawa eh, wala na kami pera. So sabi ko sa kanya, ma, inumin mo to. So pina-stroke ko sa kanya yung isang bote. Kasi, hindi ko naman alam kung paano ipainom yun eh. Basta ang alam ko lang, titimplahin, painumin sa kanya. So natulog po kami alas 12. Ganun pa rin yung balisang-balisa pa rin siya. Tapos masamang-masama ang pakiramdam. After niyang makainom, sa sobrang pagod ko po, kasi kararating ko lang from Santa Rosa, inong umaga yun. So nakatulog na ako. Pagising ko po ng alas 6 ng umaga, ang expectation ko talaga, either patay na yung nanay ko, or tulog pa siya. Pagbukas ko po ng pinto, may sumutsut sa akin. So ang gulat ko kung sino yon. Tapos sabi ng nanay ko, sabi ko, bakit? Ano nakakapakiramdam mo? Bumalik na po yung aura niya na okay na siya. Wow. At ang gulat ko po, bakit nakatayo siya? Yes. Kasi, isang jugo lang. Although ang kwarto po, katabi lang ang CR, kasi nasa loob po ng kwarto yung CR. Galing daw siya sa CR kasi naihi siya. Eh mga tulog pa kami lahat eh, kasi puyat nga kami sa pagbantay sa kanya. Yung humawak talaga siya, nakapunta na sa CR. Sabi niya, ano yung pinainom mo sa akin? Eh, syempre, bagong gising po ako. Sabi ko, ano mo pinainom ko? Sa'yo, dami kong pinainom. May tubig, kung ano-ano. Sabi niya, hindi yung green na pina-straw mo. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Sabi niya, pagkatapos kong uminom nun, maya-maya, nag-okay na yung pakiramdam ko na wala na raw yung paghingal niya. Tapos, feeling niya raw may, ewan kung mainit ba o malamig na parang pababa na nararamdaman siya. Tapos, hanggang sa nakatulog na po siya. So, doon po ako naging member, naging power. Kasi ang ginawa ko po kinabukasan, bumili na po ako nung one kit. Kasi hindi ko nga po alam kung paano ipainom yun. Ang alam ko basta, isang bote every day. After 5 days po, dumating na yung hinayar namin na magte-therapy sa kanya. Ang sabi sa kanya, Nay, tuturuan na kitang maglakad. Sabi niya, nung tuturuan, nakakalakad na ako eh. So yun po, yan lang po ang masasaya ko sa anak.